Magandang umaga muli mga ka-TH. Tulad nga ng sinabi ko, ay sasagutin natin ang mga katanungan ninyo dito sa ating YouTube account sa mga post. Tulad ng naipangako ko, sa una nating video masyado na kasing mahaba yun, kaya pinutol ko mga ka-TH para madali nating may upload. So bago nga tayo pumunta sa ating mga tanong ng mga ka-TH natin, kung bago ka sa aking channel ay hinihingi kahit kitang mag-subscribe, mag-like at mag-share, mag-comments, sabihin nyo lang mga comments sa ating channel mga ka-TH para lagi tayong updated sa ating mga susunod na mga videos. So ito nga mga ka-TH, tuloy natin. Ito yung katanungan ni Bro Eliseo Francisco Jr. Lakay, ano ba yung X na nakalagay sa parang garapon? Ang garapon, bro, is ito ay pwedeng nire-represent niya is tunnel marks or entrance going to tunnel door. Depende yan sa pagkakalagay, saan mo nahanap, saan mo nakuha. Then yung X is confirmation kasi ang X, bro, confirmation ng X. Hindi lahat ng X ay under na or dito na, yan na, basagin mo na yan. Hindi lahat ng X is ganun. Pwedeng confirmation siya, pwedeng sinasabi ng garapon mo na treasure means X is treasure, confirmation na nakalagay sa tunnel, yun yun, or cave, yung garapon. Depende yun mga ATH. So napakadabis talaga is, ang best talaga is makita natin yan. So dito naman tayo kay Bro Lito Andres. Saan tayo makakabili ng scanner at magkano? May mga bro, sa mga Facebook page may mga scanner na nagbebenta at some of them is maabot ng million yung price. Depende siguro sa lalim ng kuha, lalim ng detection yun. Yung iba is umabot ng 6 digits. Yun, mga ka-TH, hanapin mo lang sa Facebook page. Sa mga Facebook. Meron doon. Then, next kay Bro Noel Maulani. Bro, sa hukay namin parehas sa explanation mo. Taklobo, nasa 8 feet ko nakita. Nakadikit sa siding. Yung tunnel niya pa baba, nasa 16 feet na kami, putik at graba yung tinambak nila sa tunnel. Sana matulungan mo kami kung saan ba ang deposit. Ano FB account mo para mapasa ko ang pic o mga sign. So kontakin mo lang ako bro sa aking Facebook page na Ka Junior Hunter. Eba. Search mo lang yan bro, Ka Junior Hunter sa Facebook. Mention mo sa akin para makita natin. Yung Taklobo is according to dun sa heater na nakausap natin at siya rin yung nagbigay sa atin ng ito, nag-sponsor, is ang Taklobo is diamond, black diamond, isang piraso Taklobo na malaki. Yun yung GA. Check nyo yun mga bro. Gusto kong makita yung tunnel ninyo at ang tanong ko is yung tunnel nyo ba is tinanil nyo o talagang tunnel na nung dinatnan ninyo. Kung tunnel na yung nung dinatnan nyo yan bro Noel, is napaka good sign yan, napakagandang sign sa inyong site kasi sundan nyo lang yung tunnel. Observe nyo na lang yung mga ano ba yun? Observe nyo na lang yung mga markers na madadaanan nyo. Sigurado meron yan. Dito naman tayo kay Ate Kuya. Oops. Back. Ayasa na. Wala na, Ate Kuya. Sorry. Where are you now? Ate Kuya, yun. Paano pag dalawang butas sa pangpang na bato? Malalim na butas, mga ito mga tiyo. Mga
5 meters ang lalim din biglang lumiit ang sa ilalim samantalang ang umpisa malaking butas. Ang ikaduhang butas maliit hanggang dulo, butas yan sa pangpang na bato. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng butas yan, ka-TH. Pwedeng siguro gawa ng nature or gawa ng tubig, gawa ng mga anong nature. I-send mo sa akin yung picture at try natin, ka-TH. Next is from Juliet Baxin. Your drawing of compass positioning is wrong. Right procedure is face the sunrise. Your left side is the north direction. So ito mga ka-TH, from Juliet Baxin is siguro additional information to. Mukhang interesting. Your drawing of compass positioning is wrong. Right procedure is face the sun rises. Your left side is the north direction. Teka lang. Pag inarap natin yung... Okay. Pag hinarap kasi natin yung sa kung saan sumisikat ang araw, ibig sabihin nakaharap tayo sa east. So, pag nakaharap tayo sa east, ang left side natin is north. Tama naman. Oh, pero parehas din lang yun. Kasi hindi ka naman pwedeng humarap dun sa sinisikat. Hindi pwedeng maging west ang sinisikatan ng araw. So, tama pa rin yung positioning ko. Hindi lang siguro naintindihan ni Bro Julieto Baxin yung sinasabi natin. Kasi yung kahit wala kang kompas, kung alam mo kung saan sumisikat at lumulubog ang araw, makukuha mo yung direction eh. Kung nasaan ang east, north, south, and west. So, medyo naguluhan lang siguro si Blue Baxin sa ating discussion regarding sa kompas. Sir, paano po pa kay Sir Christian? Sir, ano paano po pag sa dig site may mga insenso na nakukuha? Thanks for reply. Insenso, di ba yung insenso mga ka-TH, yung parang ginagamit ng mga kapatid nating Chinese or Japanese na parang candle, ganun ba yun, yung pangumusok? Sir, paano po pag sa dig site may insenso? Nakuha nyo ba talaga yun sa loob ka-TH? Yung Christian Andreano, Bro Christian, nakuha ba nyo yun sa loob o baka ginamit nyo lang na pantaboy ng mga lamok, parang ganun? Paano if may nakitang XXO? Uy, parang Korean to ah, XXO. XXO, double X, XXO. Paano yung ganyan ba talaga yung one bro, yung kay bro, ay kay ma'am. Ay ma'am pala to. Cheryl May Agawin. Ma'am, yung position ba talaga is ganyan, XXO? Kung XXO is napakagandang ganda, nakita ko na to. So wait mo na lang yung reply, nasa libro natin yan. Kailangan lang natin basahin ulit, tignan natin ulit at i-send ko sa iyo. Ma'am Cheryl May Agawin. Shout out sa iyo ma'am. Sir Lakay Hukay, may bag na oras yun, salamat. Nakakatulong ang mga video mo. Salamat. Salamat Lakay, sana nga makatulong, makahits kayo dyan. Sana. Salamat mga ka-TH. Idol, may makita ako na bato na may mukha bukas. Bukas piksa. Ano yan? Bukas pik. Hindi mo natin i-open to. Kay Ma'am Anbaba. Hindi. Ah, baka bitin lang talaga yung message niya. Idol, may makita ako na bato na may mukha bukas piksa. Sabi niya. So, ang explanation natin sa face marker is, andito naman tayo. Search nyo na lang, siguro napanood na niya. Face and hand sign marker. Yamashita treasure. Yan mga ka-TH. Mga videos natin, balikan nyo yan mga ka-TH. Sir, ask ko lang po kapag white naghalo na ang yellow, white black cement na Pino na yung buhangin, ano po ibig sabihin nun? May mga seashell na rin po at puting bato na madaming putik. Salamat po sa sagot. God bless po. Sir John Isaac Kawaling, napaka-interesting kong tanong sir.
Kasi nasa layering ka na ng, kung naghalo na ang yellow una, pag pinumbuhangin yan bro, una, ang gusto kong gawin mo is sampulan mo, sample pan. Baka yung yellow na sinasabi mo is gold dust yan na nakahalo. Then white black cement, pino na, yung buhangin, ano po ibig sabihin na. White shell, ang shell kasi is, ginamit nila yan bro. Baka yung mga katits natin na nagme-message, meron na kaming nakikitang mga durug-durug na shell, mga ganun. Alam nyo mga TH, nung una, base sa mga mag-aaral natin, mga sabi nila, ang, kasi nababasa din naman, ang sabi nila, pag may mga shell yan, confirmation yan na gumagamit sila ng Japanese cement. Kasi kung makikita natin sa mga simbahan, mga old simbahan, yung mga simento nila, mga pader nila, is may halong shell yan. Ginamit talaga nila yan na panghalo noon, yung shell. Kaya napakagandang napakagandang sinyalis yung shell bro, na nasa tamang hukay ka pa. Yung shell na rin po at puting bato na maraming putik. Anong klaseng putik yun bro, yung putik ba na? Kasi may, base sa experience natin sa site, may putik na nakulay brown na parang lumalabas na pinambalot sa mga item, yung mga tawag doon, alkitran. Ganon, ganon niya. Next is kay Ma'am Ses Labinoha. Ano yung meaning ng circle ng bato ang dimension? Parang wheel ng bike. Ano yung meaning ng circle ng bato? Ang dimension parang wheel ng bike. Okay, that, parang kalaki ng bisikleta, yung gulong ng bisikleta. 4 inches ang kapal at may 8 na guhit sa gitna. 1 dangkal ang haba na ng mga guhit. Nakikita ito sa ilog na nagsanga, parang why please help. Ano bang ibig sabihin na form stones na hugis tobleron? Oops, isa na. Na hugis tobleron na may na magkapatong, ang size ay parang drum pero kurting tobleron. Tobleron ang alam ko sa tobleron is parang pyramid type siya. Tobleron pag tayo, please help bro. Okay. Ay ma'am says Labinoha. Una ma'am, dun sa bilog na sinasabi nyo, ang circle kasi is minsan confirmation din yan na nasa area ka, nasa spot ka. Yung 8 na guhit is pag yung 8 kasi ma'am, either kung 8 sana number is tunnel marks yun. Pwede nating sabihin na tunnel mark yung 8, pero kung 8 na guhit, pag ako kasing tumingin dyan mam is nagsasabi siya ng 8 meters or either 8 feet. Gagawin kong starting point yung circle na yan, yung gitna. Then magbibilang ako, magme-measure ako ng 8 feet or 8 meters. Hindi tayo sigurado kung anong ginamit nila, pero pwede nating gamitin ng meters or feet doon pag nasa mismong area tayo. Yun, ang tanong lang dyan is kung saan papunta pa, east ba, pa north, northeast, southwest, kung saan ba tayo susukat. And dun sa bilog na yan ma'am, pwede bang paki-observe mo kung may tipak ba yan, tulad ng mga discussion natin, sa mga unang discussion natin, may bitak, may parang bitak, may guhit na iba unnecessary, may point, may parang pointed part. And isa pa, nakita ito sa ilog na nagsanga parang way. Isa pa kasi, ang ilog ng mga TH is na nag-Y. Hindi lahat, oo, mayroon sa libro yan na Y na ilog. Pero nagiging possible site lang ang Y kung may markers doon. Kasi nilalagyan pa rin yan ng marka. Hindi porke nag-Y, meron na. Kaya yung iba, talagang walang nakukuha kasi wala naman talagang markers. Yung Toblerone na parang pyramid is treasure under yan ma'am. Treasure under yan. No more no less. Treasure under yan. Meron yan sa ilalim. Yun ang basa ko dyan. Next is, paano pula kayo kung ang kasulat 7 sa tabi kahon na may hati sa gitna? 7 kahon. 7. 7. Okay, 7 sa tabi kahon. Kumbaga parang 7 square ba?
May hati sa gitna. May hati sa gitna. Ang Saibin kasi, napakaganda yan eh. Na marker. Swerte. Swerte yung Saibin na yan. Yung kahon na sinasabi na is sa giveaway natin. Sa kahon na may... Yung kasing kahon na may giveaway na sinabi ng natin is buto sa gitna. Yung hati is... Depende kasi yan kung pwedeng sabihin na pwedeng directional yung hati, pwedeng pinagdugtong yan at may nilagay sa loob, sa gitna, or pwede rin sinasabi nito na dalawang treasure yan, dalawang, kumbaga, two parts na treasure yan, kasi yung seven confirmation na napakagandang sign yan. Kung legit 7 yan, mga, kung legit 7 markers. Saka isang magandang araw po at mapagpalang araw sa inyo. Ano po isabihin na nakita kong sign? Ang nakita kong sign? Ano po kayang sign yung nakita mo, Ma'am Monina? Basban. Next is, puro, parang daming nagkaka-interesado na mag-TH mga babae ah. Talo na yata tayong mga lalaki mga TH. Kay Ma'am Anilin Managbanag. Pwede ko ba magtanong ano po FB nyo para makapag-message ko? Ma'am, tulad nga sinabi ko, search nyo lang. Eto eh, ilagay natin. Junior Hunter, Facebook. Yan. Next is, boss, may nakita akong triangle. Malaking bato, parang pyramid siya. Kay Sir Marlon, parang pyramid siya. Tapos may mga... sulat na parang mga guhit lang. Saka mayroon siyang hugis puso. Malaki. Malaki ang bato. Mga 12 feet taas. Ako, napakaganda niyan bro Marlon. Baka yung mismong bato na yan is meron. Pero huwag niyo munang basagin. Send mo sa akin yung picture ma. Bro Marlon Ocampo, send mo sa akin. Huwag niyo munang basagin kaagad yan. Kasi napakasayang hindi natin malukit yan kung basag na yan. Picturean nyo muna, videoan nyo muna bago nyo basagin. Send mo sa akin bro, send mo sa akin. Yan nga, sa araw na ito mga TH, mga comments ng ating mga kasama sa TH. Salamat sa mga pag-subscribe, sa mga nag-subscribe na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo mga TH. Ituloy natin sa susunod ang mga tanong ninyo kasi sobrang napakarami pa. Wala tayong time mga ka-teach. Ayan. Ayun o. Human resource recruitment system 6 days edited. Ang 7KD kung sa ilalim ng hukay nakuha, ano ibig sabihin boss? At ang 1C, ano ibig sabihin? Salamat more power. 7KD sa ilalim ng hukay. Ang 7KD is below big stone ng meaning yan eh. Pero hindi ibig sabihin na kung sa ilalim. Siguro yung item mga ka-teach kung ako dyan, ako na ang one dyan, inaasahan ko na yung item is nasa ilalim ng bato na malaki. So, para sa akin, hahanapin ko is yung bato na malaki. At ang 1C, ano ibig sabihin? Ang C kasi is door. Ang number 1 is, depende kasi yan, minsan nagiging araw ang number 1. So, siguro, ang naaasahan mo pag nasa hukay na bro is malaking bato sa ilalim nito. 1C, kung legit yung 1C is may door dyan. Door medyo siguro pointing to tunnel or door na pointing to malaking bato. Ganun yun na TH. Human Resource Recruitment and System. Yun nga mga TH, yun nga. Pagpatuloy natin sa susunod nating mga discussion ng mga tanong nyo. Grabe ang dami. Ubusan tayo ng oras. Ayan o. Ang dami talaga mga TH. Ito yung mga tanong nyo na... Binabasa ko yan talaga mga ka-TH. Binabasa ko. Yung iba, ang dami rin. Ang dami. Nasa Facebook natin. Ito yung mga tanong ng mga Facebook. Teka lang, teka lang. May mga private message tayo dito. Ito, ang dami, ang dami. Ang dami nag-message. Hindi ko pa nabasa yung iba. Salamat na lang at binigyan tayo ng binigyan tayo nito. May nag-sponsor sa atin yung cottage nating meter. Salamat, salamat muli. Salamat sa nagbigay. Ang dami, ang dami. Hindi ko pa nababasa mga cottage. Ayan o. Busy-busy kasi tayo sa trabaho. Pero,
Ito na mga ka-TH, kaya hindi ako nakakapag-reply sa iba. Sana maintindihan nyo talaga. Ayan mga ka-TH, oh. Dami, hindi ko talaga nababasa. Ayan, oh, yung mga blue. Hindi ko talaga nababasa yung iba. Ayan yung mga message nyo. Ayan. Pasensya na, ang dami nyo talaga mga ka-TH. Hindi ko kayo ma-replyan kagad. Minsan may nagre-reply ako isa. Ay, biglang magre-reply ulit. Hindi ko na mabasa yung iba. Kasi kailangan niya, kailangan nang replyan yung mga message nyo yan. Ang dami talaga. Pasensya na mga boss, pasensya na. Sana maintindihan nyo ako. Tignan natin, mabigyan kay lahat ng time para kapagbigay tayo ng ideas natin sa mga tanong nyo. Ang dami talaga yun, no? Dami. Salamat, salamat mga TH. Keep on subscribing sa ating channel. At sana magkaroon tayo ng maraming time para masagot natin ang mga katanungan nyo. And thank you, thank you. Salamat, God bless, God bless.